March 24, 2023. Nagiinuman ang magkakaibigan sa isang bahay sa Culasi, Antique. Paano nakarating sa inyo itong report na ito? 7 o'clock, may dumating na na grupo ng mga kalalakihan para makipag-inuman ulit sa kanila, sir. Pero sa gitna ng kanilang kasiyahan, ang biktimang itatago namin sa pangalang Clarice, may nalasakan daw na kakaiba sa kanyang iniinom. Pagkatapos noon, ano na nangyari, ma'am? May napansin na po yung biktima, nakakaibang lasa po, sir. Mukhang may inilagay po sa inumin nila. Ano ho ang naging epekto daw sa kanya ayon sa report ho? Nahihilo siya po, sir. Sa sobrang kantukan, humiga raw muna si Clarice sa isang silid. Mga 3 o'clock na po, natulog na siya kasi may matris na po doon sa sa pinuntahan nilang bahay, sa may sala po. Pero sa gitna ng kanyang mahimbing na pagtulog, ang mga lalaking akala ni Clarice ay kanyang mga kaibigan, pinasok siya sa kwarto. Ang suspect na si Tutsi, sinimula na raw abusuhin si Clarice na nawala na ng banay. Ano po ang sumunod na nangyari na naalala ho ng biktima? Nagising yung kaibigan niya ng biktima at doon na po ginising niya po yung biktima na nakita niya na po yung lalaki na nakahubad na po. Ang pinaka nakakabahala, huli sa video ang ginagawang panggagakasa di umano ng suspect na si Tutsi sa walang malay na biktima. Pero hindi pa rito natatapos ang kasamaan ng kanilang ginawa. Ano ho ba laman itong video na ito? 6 video po, sir. Mukhang helpless at saka unconscious, sir. Mga 7 o'clock ata, sir. Yun na yung spread out yung 6 video, sir. Sa isinagawang medical legal sa biktima, kumpirmadong ginahasa nga si Clarice. Ano po ang napatunayan natin sa resulta po ng medical legal report, ng examination na binabanggit nyo? Positive po, sir, sa whitish by general discharge. Ibig sabihin, meron hong sexual intercourse? Opo, sir. Hanggang sa mag-report na yung biktima sa inyo, kaya ho nagsagawa na kayo ng follow-up operation? Hindi po namin nakita yung suspect, okay, sir. Nag-conduct po ng hot pursuit, pero wala talaga, sir. Kasama ng resibo, binalikan ng Culasi Municipal Police Station ang lugar kung saan ginakasa ang biktima. Dito po nag-umpisa yung inuman nila kasama po yung mga lalaki. At pagkatapos na may naramdaman pong paghihilo at inaantok, nagpaalam po siya sa kanyang kaibigan na matutulog na po siya. At dito po siya natutulog. At dito po nakita yung bitsin na ginamit po kung saan nahilo yung biktima. June 2023, ang huli at pangatlong suspect na si John Hartson alias Tutsi, napagkalaman ng mga otoridad na pumanaw na dahil sa isang stabbing incident. Pero sa matagumpay na pag-aresto kanila Junela at Makawili, umaasa ang kapulisan ng EPD at Antique na magsilbi itong leksyon na kailan may walang lugar sa lipunan ang ganitong gawain. Dito sa EPD, very active yung ating Women's and Children Division. Hindi lamang binibigyan natin ng mga awareness tungkol sa mga how to avoid yung ganitong krimen. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Pasig City Jail si Makawili, habang nasa custodial facility ng Culasi Municipal Police Station naman si Junela, sinubukan ng resibo na makapanayam ang dalawa, pero sa korte na lang po sila magpapaliwanag. Nakaharap sila ngayon sa cousin rape. Yung main talaga na ng rape, namatay na po yun, pero yung dalawa, sir, nanonood lang po yun, sir. Pareho rin ba ng kasong isinampa doon sa namatay tsaka dito sa dalawang nanonood? Yes, sir. Kasi po, dapat po, tinulungan niya po yung inawat niya po yung suspect para hindi na po matuloy yung rape. Pero pinabayaan po rin na nila, sir. Kung mapapatunayan ang nagkasala, naghihintay sa kanila ang reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel.